Sa show ng Kyokuto High School, nabasa ng mga estudyante ang nakapaskil na poster na nagsasabing sina Onizuka at Ryuji na freshman sa class E ay na-expelled bilang parusa sa pagiging bayolente, kaya naman hiniling ng tatlo na sumama na lang kina Onizuka dahil hindi nila alam ang gagawin sa eskwelahan, pero hindi pumayag ang mga ito at sinabing kaya nila iyon dahil balak ng dalawa na bumuo na lang ng gang. Habang nagpapagupit ay natawa na lang sina Onizuka at Ryuji dahil napaniwala nila ang tatlo sa pekeng poster na ginawa nila dahil ang totoo ay ayaw lang nilang makasama ang tatlo. Nang makatapos sa pagpapagupit ay nagtungo na sila sa kanilang part-time job sa isang resort sa Yorinto. Tuwang-tuwa ang dalawa sa ganda ng tanawin doon ngunit napatingin sila sa dalawang babae na pinipilit ng mga lalaki na sumama sa kanila. Nilapitan nila ang mga lalaki at sinabing magkakaroon ng problema kapag hindi ang mga ito tumigil sa ginagawa nila. Mahinahon nilang kinausap ang mga ito at niyaya sa ibang lugar para lang pala turuan ng leksyon ang mga iyon. Nagpasalamat sa kanila ang dalawang babae pero sinabi ng dalawa na ginawa lang nila ang kanilang trabaho, ngunit ang totoo ay nagpa-cute lang sila sa dalawa. Biglang nagsalita ang isang babae tungkol sa kung alin ang ayaw niya sa lalaki, at dahil tinatamaan din ang dalawa sa mga salitang yun ay naiyak na lang sila dahil kaiinisan din sila ng mga babae. Kinahapunan ay kasama pa rin nila ang dalawang babae at doon ay nagpakilala ang mga ito bilang Mariko at Ayumi, pawang mga estudyante sa Dynapen Girls College. Bamulong si Onizuka kay Ryuji na halos mga kahanga-hanga raw na kababaihan ang pumapasok doon. Ipinakilala na rin ni Onizuka ang kanilang sarili at sinabing sila ay medical student sa OK University na ikinagulat ni Ryuji pero sinabi ni Onizuka na ayos lang yun dahil nasa resort naman sila at walang makakakilala sa kanila. Tuwang-tuwa naman sina Mariko kaya pumayag ang mga ito nang yayain sila ni Onizuka na pumunta sa disco. Naglakad na ang tatlo at naiwan si Ryuji na parang nahumaling sa ganda ni Ayumi. Habang nakaupo sa loob ng disco ay tinanong ni Ayumi si Mariko kung ayos lang bang magsinungaling tungkol sa kanilang edad dahil ang totoo ay hindi na sila estudyante pero sinabi ni Mariko na kailangan din nilang magpanggap sa ganong resort. Hindi sang-ayon si Ayumi sa ginagawa ni Mariko dahil hindi naman siya ganong klase ng babae pero sinabi nito na kalimutan na niya ang nangyari sa nakaraan. Habang nakatulala si Ryuji kay Ayumi ay dumating si Onizuka kaya tinukso siya nito kay Ayumi at sinabing iyon na ang kanilang pagkakataon at maipapanalo nila yun kung yayayain ang dalawa sa hotel. Habang nagsasaya sa gitna ng tugtugan ay dumating ang mga lalaking ginulpi ni Onizuka kanina. Nilapitan sila ng mga ito at sa gulat ay nagpanggap na lang si Ryuji na hindi sila kilala. At dahil pinagaganda nila ang imahe nila kina Mariko ay dinaan nila yun sa magandang usapan pero sinuntok sila ng mga ito at hinawakan sina Mariko at Ayumi. Dahil doon ay hindi na nakapagtimpi ang dalawa at ipinakilala na kung sino talaga sila. Nagulat sina Ayumi nang malaman na high school pa lang ang dalawa sa Shonan Kyokuto High School pawang mga basagulero din. Habang gumaganti ay na-realize ng dalawa na nagsinungaling din sina Onizuka. Patuloy ang pagsuntok ni Onizuka sa grupo hanggang sa nasira na ang gusali. Nang sumunod na araw, habang naglalakad ay nanghihinayang pa rin si Ryuji kay Ayumi pero sinabi ni Onizuka na madami pa naman silang makikilalang iba at nagsisimula pa lang sila sa kanilang bagong eskwelahan. Tiningnan nila ang mga kababaihan sa bago nilang paaralan at saka pa ang mga ito ginanahan. Dalawang guro ang nag-uusap nang biglang batiin sila ng principal at iyon pala ay sina Mariko at Ayumi na parehong guro sa eskwelahan. Ipinakilala sa kanila sina Onizuka para malaman ang tungkol sa mga asignatura pero parehong nagkagulatan ang mga ito. Nagalit ang mga ito sa isa't isa dahil sa mga nalaman nila. Sa silid-aralan ay si Ayumi ang homeroom teacher ni Onizuka kaya labag man sa kalooban ay ipinakilala niya ang dalawa sa klase. Magiliw na nagpakilala ang dalawa kaya natuwa sa kanila ang mga kaklase nila. Samantalang sina Ayumi at Mariko naman ay inis na inis dahil parang matitinong tao kung magpakilala ang dalawa. Natuwa sina Onizuka nang marinig na natutuwa sa kanila ang klase. Sa faculty ay nag-usap sina Ayumi at Mariko kung paano nila babantayan ang dalawa dahil baka isa-isahin umano ng mga ito ang mga babae nilang kaklase. Sa galit ay napatayo si Ayumi at sinabing hindi niya mapapatawad ang mga ito pero nakalimutan niyang nasa faculty sila. Sa silid ay napalibutan ng mga babae sina Onizuka at Ryuji dahil kinikilala sila ng mga ito hanggang sa tanungin sila ng isang babae kung may idinidate na sila at sa pagsagot ay nagkauntugan na ang dalawa. Biglang dumating ang tatlong lalaki na miyembro umano ng committee at sinabing nais nilang makausap ang dalawang bagong lipat sa eskwelahan. Biniro ang mga iyon ni Onizuka kaya napikan ang mga iyon pero ipinakita ng dalawa ang kanilang ID kaya natakot na ang tatlo dahil ang dalawa pala ang Onibako duo.
Hindi nila alam ay minamanmanan sila ni Mariko at Ayumi at umiisip ang mga ito ng paraan para makaganti sa kanilang dalawa, nang biglang may dumaang estudyante at nahulog ang dala nitong delinquent magazine at naisip ni Mariko na maaari nila yung gamiting ebidensya. Nang sumunod na araw ay masayang naglalakad sina Onizuka at Ryuji habang pinag-uusapan ang masayang bonding nila kasama ang mga kaklaseng babae at inisip na magkaka-girlfriend na siguro sila. Pagpasok nila sa silid-aralan ay pinagtawanan naman sila ng mga ito dahil sa nakapaskil na litrato nila sa board. Nagulat ang dalawa at halos hindi na nakagalaw sa kinatatayuan nila habang patuloy silang pinagtatawanan ng kanilang mga kaklase. Nagtaka sila kung sino ang naglagay ng litratong iyon nang biglang makita nila sina Mariko at Ayumi na tumetawa rin sa may pinto ng silid. Sa inis ay hinabol ni Onizuka ang dalawang guro. Habang naglalakad si Ryuji ay inis na inis siya sa dalawang guro dahil nagmukha silang katawa-tawa sa klase. Gayunpaman ay pumapasok pa rin sa isip niya si Ayumi nang biglang dumating si Onizuka at sinabing nakuha ng dalawang guro ang litrato nila sa mga second year student. Tinanong ni Onizuka kung paano sila makakapaghiganti. Hanggang sa naisip niya kung gaano kasagrado ang propesyon ng pagiging guro kaya kung makalabas na nilandi sila ng mga ito ay malaking problema yun para kina Mariko at Ayumi. Kaya naisip ni Onizuka na i-blackmail ang dalawa para sa huli ay makuha nila ang gusto nila. Nagpadala ng sulat si Onizuka kina Mariko na nagsasabing kung ayaw nilang malaman ng eskwelahan ang tungkol doon ay pumunta ang dalawa sa hotel mamayang gabi. Hindi alam ni Mariko ang gagawin dahil hindi iyon pwedeng malaman sa eskwelahan, at kung pupunta naman sila sa hotel ay magagawa ni na Onizuka ang gustong gawin ng mga ito sa kanila kaya napasigaw na naman si Ayumi sa loob ng faculty. Habang magkaangkas sa motorsiklo ay malakas ang kumpiyansa ni Onizuka na sisipot nga ang dalawa at susundin ng mga iyon ang gusto nila. Nang makarating sa hotel ay kinabahan pa ang dalawa, at sa room 205 ay pumasok si Onizuka at natuwa ito nang makita ang nakahiga sa kama. Nilapitan niya ito at tinanong kung maaari siyang tumabi pero hindi iyon kumibo kaya sinabi niyang uuwi na lang siya, nang biglang may humila sa damit niya kaya tinalon niya ito at nag-alis ng kasuotan. Pero nagtaka siya kung bakit siya ang nakatuwad kaya nilinggan niya ito pero tumambad sa kanya ang isang maskuladong lalaki na ikinagulat niya. Sa sasakyan ay narinig ni na Ayumi at Mariko ang sigaw ni Onizuka pero tumawa lang si Mariko at sinabing sina Onizuka ang nahulog sa patibong nila. Lumabas si Ayumi sa sasakyan at sinabing pipigilan niya yun dahil mga guro sila at hindi nila yun dapat ginagawa sa estudyante nila. Sa harap ng room 405 naman ay hindi pa pumapasok si Ryuji at iniisip pa si Ayumi dahil may respeto siya dito kaya hindi na lang tumuloy si Ryuji. Habang naglalakad sa labas ay nakasalubong niya si Ayumi. Tinanong siya nito kung ayos lang siya kaya nahalote ni Ryuji na patibong lang yun at sinabing mabuti na lang at hindi niya pinasok ang silid. Pilit siyang tinanong ni Ayumi kung bakit hindi siya pumasok gayong sila naman ang nagpapunta sa lugar na yun at nam-blackmail pa, pero sinabi ni Ryuji na tumahimik na siya dahil hindi niya naman alam ang pakiramdam bilang isang lalaki at tulad lang din daw siya ng ibang mga babae. Nang paalis na si Ryuji ay tinanong siya ni Ayumi kung alam ba niya ang nararamdaman bilang isang babae, pero naputol ang usapan nila nang dumating doon si Onizuka na walang saplot. Sinabi nito na lalaki ang nasa silid niya at nang marinig ang boses yun ay agad silang tumakbo palayo. Kinabukasan, habang nasa rooftop ay hinangaan ng isang estudyante ang Onibako duo dahil sa astig umano na imahe ng mga ito, pero nagpa-humble pa ang dalawa. Bilang kapalit naman ang pagkikita nila ay binigyan ng lalaki sina Onizuka ng Culture Festival ticket sa isang girls academy na ikinatuwa naman ng dalawa. Dagdag pa ng lalaki na hindi lang iyon basta girls school dahil yun ay ang Poros Girls Academy, ang isa sa tatlong pinakamahusay na girls academy sa Japan. Ayon sa chismis ay ang entrance criteria raw ng paaralan ay ang itsura kaya siguradong magaganda ang pumapasok doon. Kaya pati ticket ay pahirapan din sa pagkuha at ang mga lalaking nagnanais magkaroon ay nagmimistulang nagugutom na lobo na naglalaban sa dagat ng dugo. Sa tuwa ay niyakap ng dalawa si Makoto. Nang sumunod na araw ay nagtungo sila sa Poros Girls Academy at nakita nila ang kung gaano karami ang tao doon. Lalo pang nagulat ang dalawa nang malaman ang tungkol sa alamat ng akademya na nagsasakripisyo sila ng virgin sa isang tao sa pagdiriwang ng kultura. Nang makapasok ay nahumaling sila sa gaganda ng mga babaeng naroon. Isang babae ang lumapit kay Makoto at inalok ito ng takoyaki at nagpa-cute pa kaya napasigaw na lang sina Onizuka at Ryuji. Dahil sa inggit ay lumapit din sila sa iba pang mga nagtitinda hanggang sa napalibutan na si Onizuka ng mga ito. Samantala, isang babae naman ang niyaya ni Ryuji na lumabas mamaya pero bigla siya nitong sinampal. Nainis si Ryuji dahil hindi yun gumana sa kanya pero sinabi ni Onizuka na huwag siyang mag-alala dahil nasa 100 contact number ang nakuha niya sa mga binilhan niya kanina kaya natuwa sa kanya si Ryuji.
Sinimulan nilang tawagan ang mga numero pero halos lahat ay mali ang mga iyon. Gayunpaman ay hindi sumuko si Onizuka at sinubukang tawagan ang iba pa, habang sinabi naman ni Ryuji na malabong nga na may magbigay sa kanila ng totoong numero. Hanggang sa sumagot si Aina kay Onizuka kaya para siyang tumama sa loto. Sa dami ng kinuha ng number ni Onizuka ay hindi niya na maalala kung sino si Aina, nang bigla yung dumating at may kasama pa iyong isa, si Momoko. Nag-date sila at habang masayang nag-uusap sina Aina at Onizuka ay nagkakahiyaan naman sina Ryuji at Momoko. Nang akmang lalapitan ni Ryuji si Momoko ay napasigaw ito dahil biglang nawala sina Onizuka at Aina at sinabing may sikreto si Aina. Habang naglalakad ang dalawa ay sinabi ni Aina na mahiyain siya at bihirang makipag-usap sa mga lalaki kaya ngayon ay nais niyang maramdaman ang tunay na pagmamahal mula kay Onizuka. Hindi siya makapaniwala hanggang sa hiniling nito kay Onizuka na halikan siya. Nagulat naman si Ryuji nang malaman na may venereal disease si Aina dahil sa pagpapagamit nito sa iba't ibang lalaki kaya yun ay binabantayan ni Momoko. Hindi makapaniwala si Ryuji na ganun si Aina sa kabila ng maamo nitong mukha. Nang magdidikit na ang labi ng dalawa ay biglang may dumating na mga lalaki at sinabi ng isa sa mga iyon na bakit pa niya iyon ginagawa gayong kay Machida lang siya. Sinabi ni Aina na si Machida ang matagal nang sumusunod sa kanya. Sinabi ni Machida kay Onizuka na may disease si Aina at maraming ng lalaki ang dumaan dito kaya inamin nito na nagsinungaling siya. Gayunpaman, ipinagtanggol pa rin ni Onizuka si Aina kaya makakaharap niya ang tatlo at minaliit pa siya ng mga ito. Umalis si Onizuka para ipakita kung sino talaga siya. Sa pamamagitan lang ng isang kamao ay napabagsak niya ang dalawa kaya oras na para harapin niya si Machida. Nang akma niya itong susuntukin ay nakaiwas ito kaya na-uppercut siya ni Machida at paulit-ulit pang sinuntok hanggang sa bumagsak siya at pagtulungang bugbugin ng dalawa. Habang hawak ni Machida si Aina ay muling bumangon si Onizuka para harapin iyon. Inihampas ni Machida ang sementadong bagay kaya dumanak ng dugo at agad namang dumating ang ambulansya at doon ay nakita ni Ryuji ang walang malay na si Onizuka. Nabalian ito ng braso dahil hindi lumaban ang patas ang grupo. Pinayuhan siya ni Makoto na mag-higanti at tutulungan siya ng mga ito pero sinabi ni Onizuka na kapag gumaling na ang braso niya. Nagtaka si Ryuji dahil wala namang kinatatakutang laban si Onizuka pero iginiit niya na hindi siya natatakot at saka umalis. Sa isang coffee shop ay nagkita sina Ryuji at Momoko upang alamin ni Ryuji kung sino ang mga taong nakaharap ni Onizuka, tanging ang minamaneho nitong Red Z28 Camaro ang nabanggit ni Momoko. Habang sakay sa Camaro ay sinabi ni Machida kay Aina na huwag na muli itong magtatangkang tumakas sa kanya. Nakita ni Ryuji na naiinis si Onizuka at doon niya sinabing si Machida ay kampiyon sa boxing at may nagsasabing gumagamit iyon ng brass knuckles sa mga laban. Galit na sinabi ni Ryuji na huwag siyang matakot doon pero sinabi ni Onizuka na bali pa ang braso niya kaya wala pa siyang magagawa kaya sinabi ni Ryuji na siya na lang ang pupunta kay Machida kung ayaw ni Onizuka. Bago umalis ay sinabi ni Ryuji na hindi iyon ang Onizukang nakilala niya. Nang makarating sa lugar ni Machida ay agad yung hinanap ni Ryuji para hamunin ng one-on-one. Nagpakilala siya doon at sinabing siya ang tatapos ng nasimulan. Niyaya ni Machida si Ryuji sa labas at nang palabas na ito sa pinto ay pinukpok niya ito ng bote sa ulo dahilan para bumagsak ito. Ipinagpatuloy ni Machida ang pagsuntok kay Ryuji kaya pinigilan na siya ni Aina pero pinagtulungan pa iyon ng mga tauhan ni Machida. Lumabas sina Machida pero tumambad sa kanya ang sira niyang sasakyan na kagagawa ni Onizuka. Huli niyang haharapin si Machida at sa pagkakataong ito ay tatalunan niya na ito. Nang suntukin siya ni Machida ay nasaktan ito dahil sa inilagay niyang steel plate. Dahil naalis na ang brass knuckles ni Machida ay hinamon niya na ito ng one-on-one. Matapos masuntok ng paulit-ulit ay gumanti si Onizuka hanggang sa humingi na ito ng tulong sa mga tauhan niya pero napabagsak na iyon lahat ni Ryuji. Sa huli ay natalo ng Onibako duo si Machida at nang paalis na ay nilapitan sila ni Aina at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya pero sinabi ni Onizuka na bumalik siya para ipaghiganti ang sarili niya. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad at nag-isip kung anong kakainin nila ngayong gabi. Nagtilian ang mga estudyanteng babae sa paaralan nang makita ang Onibako na mistulang mga pasal na lobo dahil sa paghabol ng mga ito sa kanila kaya sinampal sila ng isa sa mga iyon at sinabing umayos sila. Pero mas lalo lang sumugod ang dalawa kaya dalawang guro na ang nakaharap nila. Dismayadong naglalakad ang dalawa at sinabing hindi iyon ang Buhay High School na pinapangarap nila nang bigla nilang makita si Makoto na may inaayang babae. Nilapitan nila iyon sa parehong itsura nila kanina kaya nagulat ang mga ito. Sa takot ay sinabi ni Makoto ang tungkol sa Valentine Parade, ang parada na nangyayari lang isang beses sa loob ng isang taon sa tabing dagat.
Pero dahil paligsahan iyon ng mga sasakyan ay hindi interesado doon ang dalawa hanggang sa sinabi ni Makoto na ang mananalo ay makakakuha ng kahit na anong gustuhin nila na ikinagulat naman ang dalawa. Ipinakita ni Makoto ang litrato ng nanalo ng isang taon na si Masaro, at mapapansin sa litrato na napapaligiran iyon ng magagandang babae kahit mukha iyong ewan. Sinabi ni Onizuka na kung maaalis nila si Masaro sa paligsahan ay magkakaroon sila ng tsansang manalo, pero sinabi ni Makoto na patay na iyon dahil sa sobrang pakikipagjogjuga na ikinagulat ng dalawa. Ayon sa chismis ay gabi-gabi nitong ginagamit ang tatlong babae sa loob ng ilang buwan kaya sa huli ay nagmistula na iyong mommy. Gayunpaman ay desidido pa rin sina Onizuka at Ryuji na manalo sa paligsahan habang may nakabukol sa kanilang mga pantalon. Habang naglalakad ay iniisip na ng dalawa kung saan sila kukuha ng sasakyan, nang biglang may tumigil na sasakyan sa harap nila dahil naiihi na ang driver. Nagkatinginan sila at kinuha na nila ang sasakyan pero naisip nilang walang mahuhumaling sa itsura niyon kaya ipinakita ni Ryuji ang paggagayahan nila ng itsura ng sasakyan at sigurado silang mananalo sila. Dinala nila iyon sa Seto Garage at nagulat ang mekaniko sa nais ng dalawa na gawing KS Benz ang dating Cedric na sasakyan dahil ayon sa kanila ay iyon ang magpapanalo sa kanila. Pinigyan nila si Masami ng isang linggo para gawin ang sasakyan at saka umalis kaya wala nang nagawa si Masami. Nagbunyi na agad ang dalawa at sinabing handa na silang maging mommy. Makalipas ang isang linggo ay binalikan nila ang Seto Garage pero sarado iyon. Dahil walang sumasagot ay binuksan na nila ang garahe at nakita nila ang napakagandang sasakyan kaya inisip na iyon na ang ipinagawa nila. Naglabas pa si Onizuka ng chainsaw dahil nakukulangin siya sa dating ng sasakyan. Maya-maya pa ay nagising na si Masami at katabi niya pala ang sasakyang ipinapagawa ni na Onizuka. Pinuntahan niya ang KS Benz pero laking gulat niya nung wala na iyon sa garahe, napasigaw siyang nawawala ang sasakyan at narinig siya ng mismong may-ari ng KS Benz. Sa lugar na paggegen apa ng Valentine Parade ay iba't ibang sasakyan ang naroon pero umagaw ng pansin sa mga tao ang mabangis na pulang sasakyan. Hanggang sa dumating sa lugar si Makoto at pinagkaguluhan ng kababaihan ang cute niyang sasakyan. Pero pinakahumanga ang mga tao sa sasakyan ng Onibako Duo na KS Benz at animoy pakpak ang disenyo ng pinto nito. Natuwa si Ryuji dahil inakala raw ng mga tao na totoong KS Benz iyon. Samantala, takot na si Masami sa may-ari ng nawawalang KS Benz na si Yokokawa, nang biglang may dumating na lalaki at ibinalitang may KS Benz sa tabing dagat pero pinalitan ang pinto niyo ng Gullwing na ikinagulat ni Yokokawa at lalo na ni Masami. Sa Valentine Parade ay inanunsyo na ang nagwagi at iyon ay ang KS Benz Gullwing ng Onibako Duo. Agad na nagtanong ang dalawa sa mga kababaihan kung sinong gustong sumakay sa kanilang sasakyan. Dalawang babae ang sumagot sa kanila at sa sobrang tuwa ay hindi ang mga ito makapaniwala. Habang nasa daan papunta sa tabing dagat ay binalaan ni Yokokawa si Masami na mananagot ito kapag nakumpirma niyang sa kanya nga iyong sasakyan. Kinakabahan na si Masami kaya hiniling niyang sana ay panaginip lang iyon. Habang sakay sa KS Benz ay nabanggit ni Miki na may ganong Benz din ang kanyang boyfriend, nagulat si Onizuka nang malamang may boyfriend ito pero inamin ni Miki na may delikadong koneksyon iyon kaya naghahanap siya ng paraan para hiwalayan na iyon. Tinanong ni Miki kung papayag si Onizuka na sumama na siya dito at pumayag naman ito kaya sa tuwa ay niyakap niya ito. Habang naiinggit si Ryuji ay sinabi ni Yuna na pwede niya itong maging girlfriend bagay na ikinatuwa naman ni Ryuji kaya tuwang-tuwa ang dalawa. Biglang nagring ang telepono sa sasakyan at sinagot naman yun ni Onizuka, si Masami pala iyon at sinabing totoong Benz ang kinuha nila at ipinarereper lang yun sa kanya ng mga peligrosong tao. Inagaw ni Yokokawa ang telepono at sinabihang magnanakaw sina Onizuka at ipinaalam na susundan niya ang mga ito para pagbayaden. Naiyak na lang si Onizuka sa kanyang nalaman kaya sinabi niya kay Ryuji na ari pala ng isang yakuza ang sasakyang iyon. Maya-maya pa ay naabutan na sila ng mga iyon at sinabihang huminto pero hindi nila magawang huminto hanggang sa nakita ni Yokokawa si Miki, ang kanyang kasintahan. Nagulat pa lalo si Onizuka nang malaman na yun pala ang kasintahan ni Miki pero isinigaw nito na manahimik na si Yokokawa dahil may bago na siya ngayong boyfriend at ayaw na niya itong makita. Naiiyak na tinanong ni Onizuka kung ang matandang yun ba ang kasintahan ni Miki pero sinabi ni Miki na mukha lang iyong matanda pero 17 taong gulang pa lang yun kaya nagulat ang tatlo at hindi makapaniwala. Pinanga na sila ni Yokokawa kaya ipinamaneho ni Onizuka kay Ryuji ang sasakyan at saka pinagbabato ang mga sumusunod sa kanila pero sa taranta ay naalis ni Ryuji ang manibela kaya nagtalo sila ni Onizuka hanggang sa nahulog sila sa ilog. Nahuli sila ni Yokokawa at isinemento ang katawan sa isang drum at saka sinipa at nagpagulong-gulong. Pinagbabayad sila nito ng 50 million yen kapalit ng kanilang buhay.
Nangyayain nito si Miki ay mas pinili niyo na manatili kay Onizuka dahil pananakit lang ang natatamo niya mula kay Yokokawa. Mas lalong nagalit si Yokokawa kaya dinoble nito ang perang hinihingi kapalit ni Miki. Pumangon si Onizuka at sinabing sisiw lang sa kanya ang 100 million yen at ipinangako kay Miki na ililigtas niya ito. Pinigyan siya ni Yokokawa ng palugit hanggang bukas ng alas 6 ng hapon at kapag hindi siya sumipot ay 200 tauhan nito ang haanteng sa kanya. Kumanga si Ryuji sa ipinakitang tapang ni Onizuka pero nang lingunin siya nito ay umiiyak ito at hindi alam ang kanyang gagawin. Plano na sanang umalis muna ng dalawa at pumunta sa Hokkaido pero nakasalubong nila ang mga tauhan ni Yokokawa at sa dami ng mga iyon ay malabo silang makatakas ng buhay. Sumikat na ang araw at napapaisip pa rin si Ryuji pero nang mapatingin ito kay Onizuka ay nagalit siya dahil nakukuha pa nitong matulog. Sinisi niya si Onizuka kung bakit sila nasa sitwasyon na ikinagalit naman ito kaya nagtalo patuloy silang dalawa dahil pareho naman nila yung ginusto. Nang biglang humampas si Ryuji sa kabinet at nahulog ang isang piraso ng papel at sinabing nasa kamay na nila ang 100 million yen. Tumating na ang oras ng palugit pero hindi pa rin sumisipot sina Onizuka kaya nagpa siya si Yokokawa na ipahanting na ang dalawa. Nang biglang dumating sina Onizuka sakay sa ginawang sasakyan ni Masami, dala ang 100 million yen. Nagkagulo muna bago nila nakaharap si Yokokawa at nakita nito kung gaano sila kagaling makipaglaban kaya sinabi nito na kapag may ginawa silang masama dito ay madadami pati mga pamilya nila. Tinuwanan lang siya ni Onizuka at ipinaalala ang kanyang mga junior sa middle school pero hindi sila makilala ni Yokokawa kaya nagpalit ito ng salamin at doon ay nagulat ito nang makilala ang dalawa na nagpahiya sa kanya noon. Sumigaw si Yokokawa at sinabing iba na siya ngayon, hindi na siya natatakot dahil siya ang kahalili ng Yakuza gang. Sinabi ni Ryuji na inihanda na nila ang 100 million yen pero kailangan munang makiusap ni Yokokawa at saka ipinakita ang litrato niya na nakababa ang pantalon. Halos humiwalay ang kaluluwa ni Yokokawa sa pagsigaw nang makita iyon pero sinabi nito na hindi pa rin siya natatakot kaya sinabi ni Ryuji na kokontakin niya ang kaibigan niyang nagtatrabaho sa paggawaan ng dyaryo at bukas ay ilalabas niyon ang kanyang litrato na may titulong ang kahalili ng Yakuza ay napilitang yumurna sa harap ng mga tao. Pinapili siya ng dalawa kung mamumuhay siya sa kahihiyan o bibilhin niya ang litrato sa halagang 100 million yen. Nakiusap si Yokokawa na ibalik ang litrato pero tinawanan lang siya ng dalawa kahit palumuhad na siya sa pagmamakaawa at sinabing palalampasin na ang ginawa ng mga ito sa kanyang sasakyan dahil hindi niya kakayaning mabuhay sa kahihiyan. Pinagbigyan naman siya ni Onizuka sa kondisyon na yumurna ulit siya sa harap nila at napilitan na nga siyang gawin iyon kaya halos maiyak ang tatlo sa kakatawa. Habang naglalakad ay sinabi ng dalawa na iyakin pa rin talaga si Yokokawa at wala pa rin ipinagbago. Sinabi naman ni Miki na masaya siya dahil bumalik nga si Onizuka para sa kanya at inalok itong maging boyfriend niya, kaya nang pumayag si Onizuka ay agad siya nitong hinalikan at niyaya sa apartment. Galit naman si Ryuji dahil naiwan siya dong mag-isa. Bago pa makalayo ay sinabi ni Onizuka kay Ryuji na magkaibigan pa rin sila kahit mawala na ang virginity niya. Nang makarating sa apartment ay nagulat si Onizuka dahil may mga anak na pala si Miki at ipinakilala siya nito sa tatlo bilang bagong daddy ng mga iyon. Hindi na nakagalaw si Onizuka sa kinatatayuan niya habang sinasalubong siya ng tatlong bata. Kinaumagahan ay tinawanan lang siya ni Ryuji nang biglang sabihin ni Makoto na nabalitaan niya ang ginawa ng Onibako duo sa Yakuza at humanga ito sa kanila sa pagiging pinakamalakas sa shonan. Sinabi ni Ryuji na maaari silang tawagan ni Makoto kapag kailangan nito ng tulong nang biglang ipatawag ni Mariko ang dalawa sa opisina. Dalawang lalaki naman ang naiinis sa Onibako kaya sinadya nilang banggain si Makoto at nang nag-react ito ay sinabi nilang hindi sila natatakot sa Onibako dahil wala naman ang mga yung magagawa kina Seijima at Kamata. Pero tinawag ni Makoto na talunan sina Seijima at Kamata kaya nagulpi siya ng dalawa. Nagulat sina Onizuka nang makita ang itsura ni Makoto at sinabi nitong nanganganib ang dalawa kina Seijima at Kamata dahil sinisimula na ng mga ito ang paghunting sa Onibako duo. Habang sakay ng motorsiklo ay ipinangako ni Ryuji na ipaghihiganti niya si Makoto. Nang mapatigil siya dahil sa traffic ay nakita niya si Seijima, ang taong ipinunta niya sa Kamakura para ipaghiganti ang kaibigan. Inilabas niya ang kanyang samurai pero naunahan siyang umatake ng tauhan ni Seijima. Natuwa si Seijima dahil nakaharap niya na ang sikat sa lugar na si Ryuji, pero minaliit siya ng tauhan ni Seijima dahil malakas lang daw ito kapag magkasama sila ni Onizuka. Nais ipakita ni Ryuji ang kanyang lakas nang biglang dumating si Kamata at inatake siya sa likod kaya siya natumba. Habang naghihintay sa istasyon ay nilapitan si Onizuka ng isang babae pero hindi siya interesado.
Hanggang sa sinabi nito na kaklase niya nung middle school sina si Jima at Kamata, pero magkukwento lang ito kung ililibre niya ito ng Anmetsu. Habang kumakain ay sinabi nito na nagsimulang maging sikat sina si Jima at Kamata ng second year pa lang sila. Nung third year na ay napalibutan at napagtulungan ang mga ito sa kalsada at talagang nakakatakot ang naging paghihiganti ng mga iyon. Isa-isa nilang tinambangan ang mga bumugbog sa kanila at walang awang pinaghahampas gamit ang espada. Pagkatapos yun ay wala na ni isa ang kumanti sa kanila. Naputol ang usapan nila nang dumating si Sukai at ibinalita na hawak ni Nasejima at Kamata si Ryuji sa Nishikama. Nang biglang may maghagis mula sa bintana ng maneki na suot ang jacket ni Ryuji at may mensaheng nahuli na si Ryuji at susunod na si Onizuka. Habang bihag si Ryuji ay pinagtitripan pa rin ito ng isang lalaki hanggang sa sinaway na iyon ni Sejima, pero masama pa rin ang tingin dito ni Ryuji kaya sinuntok siya nito. Sinabi ni Ryuji na hindi pa siya natatalo at inaaral niya ang bawat atake nila sa kanya para mamaya ay ibabalik niya iyon sa mga ito isa-isa. Dagdag pa niya na hindi sila magpapatalo hanggang kamatayan, kaya inatake siya ni Kamata at sinabing tatapusin na siya dahil wala na umanong mas lalakas pa sa mga ito. Pinigilan na ni Sejima si Kamata at doon ay bumagsak na si Ryuji. Habang sakay sa motorsiklo ay sinubukang pigilan ni Sukai si Onizuka sa pagpunta nito mag-isa at humingi pa ito ng tulong kay Abe. Dumating din si Naayumi at sinabi ni Mariko na kung tutuloy siya ay may expel siya, pero kahit anong sabihin ay wala ang mga itong nagawa dahil ayon kay Onizuka ay di bale nang ma-expel kesa pabayaan niya ang kaibigan niya. Nag-aalala naman si Makoto para sa Onibako nang bigla siyang puntahan ni Sejima. Nang makarating si Onizuka ay pinigilan siya ni Makoto at sinabing wala doon si Ryuji kundi nasa lumang bodega malapit sa dagat, kaya agad na pumunta si Onizuka at humingi naman ng tawad si Makoto. Natuwa ang tauhan ni Sejima dahil nailigaw nila si Onizuka papunta sa patibong kung saan tatambangan iyon ni Sejima, at iyon na ang magiging katapusan ni Onizuka at ng maalamat na Onibako. Nang malaman iyon ni Ryuji ay tumayo ito at tumalon mula sa bintana, at dahil masama ang bagsak niya ay tumawag ng ambulansya ang dalawa, pero pagbaba ng mga ito ay wala na doon si Ryuji. Nagtago lang pala ito at saka gumanti sa dalawa. Nang makarating sina Onizuka at Makoto sa lumang bodega ay pinasok iyon ni Onizuka habang patuloy na humihingi ng tawad si Makoto. Agad na inatake si Onizuka at sinabing iyon na ang katapusan niya. Nalaman din niya na nakipagsabuatan si Makoto kina Sejima para pumunta siya doon. Nagalit si Onizuka kay Makoto at patuloy na siyang pinagtulungan ni Sejima. Naiisip ni Makoto kung gaano siya katalunan at kaduwag kaya lagi siyang napagtitripan. Nang tumalsik si Onizuka sa harap niya ay pilit pa rin itong naniniwala na hindi niya ito ipinagkanulo at nagpatuloy ang pananakit ni Sejima. Dahil nagigilty na si Makoto ay nilabanan na nito si Sejima dahil hindi niya kayang ipagkanulo si Onizuka, kaya galit na galit si Sejima sa kanya at siya naman ang inatake ng mga ito. Nagulat si Sejima nang bumangon at lumaban na si Onizuka. Samantala, habang umiinom ng kape si Kamata ay ikanwento nito kung paano niya tinalo si Ryuji nang bigla itong lumitaw mula sa bintana at dinukot siya palabas at sinabing ipapakita niya ang totoo niyang lakas. Nang mapatamba naman ni Onizuka ang mga tauhan ni Sejima ay hinamon niya ito ng one-on-one. Bago ang laban ay ikanwento muna ni Sejima ang estudyanteng nabasagan niya ng panga at ipinamukha na ganun siya nakakatakot. Pero sinigurado ni Onizuka na si Sejima ang magmamakaawa sa kanilang dalawa, kaya nagulat ang mga naroon ng banate na ito ni Onizuka. Napabagsak niya si Sejima sa pamamagitan lang ng isang suntok, kaya nakita nila kung gaano talaga kalakas si Onizuka. Maging si Kamata ay wala na ring magawa kay Ryuji at iyon na ang simula ng katapusan niya. Dahil wala nang magawa sa mga atake ni Ryuji ay naglabas na si Kamata ng patalim, kaya agad siyang pinigilan ng mga kaibigan niya, pero patuloy pa rin itong sumugod at sa huli ay napabagsak rin siya ni Ryuji. Maya-maya pa ay nagkita na sila ni Onizuka at tinanong niya kung ipinagkanulo nga ito ni Makoto, pero sinabi ni Onizuka na sabay silang nakipaglaban at tinulungan pa nga siya nito. Labis ang pasasalamat ni Makoto kay Onizuka dahil itinuring pa rin siyang kaibigan ng dalawa. Habang naglalakad ay pinag-usapan ng dalawa kung paano nagpaka lalaki si Makoto. Nang bigla nila itong makita muli sa daan na nagyayaya ng babae, kaya sinugod nila ito dahil kinakaawaan pa naman nila ito, tapos hindi man lang sila nito mabigyan ng cheeks. Habang naliligo si Nakamata at si Jima ay tinanggap na ng mga ito na talo sila laban sa Onibako. Kaya nang makita nila ang mga ito na maliligo rin doon ay nagulat sila, pero nauwi na naman sila sa bangayan hanggang sa maalis ni Onizuka ang saplot niyang tuwalya, kaya tinawanan lang siya ni Sejima dahil sa maliit niyang pototoy. Hindi matanggap ni Onizuka na maliit ang sa kanya, kaya ikinumpara niya iyon kay Ryuji.
Pero nang makita niya iyon ay napanganga na lang siya sa laki ng patotoy ni Ryuji. Nakisali si Kamata at sinabing hindi naman mahalaga ang sukat ng mga patotoy kaya nakahanap ng kakampi si Onizuka, pero pinagtulungan nila ito para makita kung anong size ng kay Kamata. Nang makita yun ay pinagtawanan siya ni Onizuka, nang biglang dumating si Abe at nagulat sila dahil sa palamuting perlas na nakalagay sa patotoy niyo na mula pa nung middle school nila. Pero pinakanagulat sila kay Makoto na siyang may pinakamalaking patotoy sa kanilang lahat. Mas naging sikat ang Onibako duo ng mabalita sa kanilang eskwelahan na natalo nila ang estudyante ng second year sa Kyoko High at sinabing wala talagang makakatalo sa Onibako kaya sinabi ni Onizuka na kapag may napatrouble sa mga ito ay tawagan lang sila. Natuwa ang mga ito dahil wala nang mambubuli na second year at third year sa kanila. Napansin ni Makoto ang binabasang magazine ni Ryuji at tinanong kung naghahanap ito ng part-time job pero nahal ata niya na iniiwasan siya ng dalawa. Niyaya niya ang dalawa na sumalakay sa Kyoko High dahil umano sa pangmamaliit ng mga yun sa Onibako kaya dapat nilang ipakita ang kanilang tunay na bangis. Pero sinabi ni Onizuka na hindi na kailangan kaya tinanong ni Makoto kung ayaw ba nitong maging sikat sa mga kababaihan. Nabuhayan ng dugo si Onizuka nang marinig iyon. Sinabi ni Makoto ang tatlong girls school na nakapalibot malapit sa Kyoko High at kapag nagawang kontrolin ni na Onizuka ang Kyoko gamit ang lakas ay pag-aagawan sila ng mga kababaihan bilang kauna-unahang bayani ng shonan. Na-imagine ni Onizuka ang mga babae na tinatawag ang pangalan niya kaya napatayo ito sa saya at niyaya si Makoto pero ayaw sumama ni Ryuji sa kanila at sinabing may gagawin pa siya ngayong gabi. Nagtaka si Makoto kung bakit kakaiba ang ikinikilos ni Ryuji pero sinabi ni Onizuka na hayaan na lang muna iyon dahil ito ang pinaka-importanteng oras sa buhay ni Ryuji. Sa tabing dagat ay kinausap ng leader si Asakura at sinabing dahil sa pagsugod ng mga ito sa Onibako ay naging kaiyahiya ang Kyoko High. Pero isang lalaki ang nagsabing tigilan na ang Onibako at siya na ang baalang kumausap sa mga iyon. Sa isip ni Asakura ay hindi siya papayag dahil hindi siya magiging masaya hanggat hindi gumagapang sa paanan niya ang Onibako. Sinabi pa ni Asakura na may kilala siyang makakapanakot kina Onizuka, si Okubo. Nagulat ang mga kasama ni Asakura at sinabing huwag niya yung gawin dahil masyadong delikado si Okubo dahil isa yung mamamatay tao. Hindi nila alam ay narinig ni Yokokawa ang usapan nila at ibinalita yun sa mga kasamahan. Sa isang restaurant ay pinagtitinginan ng mga babae ang mga taga Kyoko High dahil sa balita na talonan ang mga ito. Nang biglang dumating si Yariyama at ibinalitang pumunta sina Asakura kay Okubo para ipaharap sa Onibako na ikinagulat ng mga iyon, nang biglang dumating doon si Onizuka. Nakarating na si Asakura kay Okubo at nang pagbuksan siya nito ng pinto ay nagpakilala siya. Hindi sana siya nito papansinin pero nang banggitin niya ang Onibako ay naging interesado iyon at pinatuloy sila sa loob. Samantala, habang nasa daan sina Mariko at Ayumi ay sinabi ni Ayumi ang plano nila ni Ryuji na magpakasal kapag nakatapos na iyon ng pag-aaral. At pagkatapos ng dalawang taon ay mamumuhay sila ng kanila. Natuwa naman si Mariko para sa kaibigan. Nang magkita sina Ayumi at Ryuji ay sinabi nito na hihinto na siya sa pag-aaral para makapagtrabaho siya at nang sa gayon ay makapag-ipon sila dahil hindi naman pwedeng aasa na lang siya sa trabaho ni Ayumi lalo at siya ang lalaki. Inisip ni Ayumi ang kapakanan ni Ryuji pero nagpumilit ito na huwag siyang mag-alala dahil gusto lang siyang mapasaya nito. Umalis na si Ryuji dahil may job interview pa siyang pupuntahan. Sa restaurant ay humingi ng pasensya ang isa sa mga lalaki sa inasal ni Asakura at sinabing pipigilan ang mga iyon para lang wala ng gulo. Naintindihan yun ni Onizuka at sinabing patas na sila ngayon. Bago umalis ay binalaan nito si Onizuka na hindi pa din tumitigil sina Asakura pero sinabi ni Onizuka na hindi naman nagpapatalo ang Onibako kahit pasugatan na sila. At doon nito sinabi ang tungkol kay Okubo. Sa bahay ni Okubo ay iniabot ni Asakura ang hindi kalakihang halaga ng pera bilang pasasalamat kay Okubo pero nagalit iyon at sinabing mananagot ang tatlo kung hindi magbibigay ng respeto sa kanya kaya agad na kumapa si Asakura ng pera sa kanya. Inilapag ni Okubo ang litrato ng girlfriend ni Asakura at sinabing sa halip na pera ay ipahirim na lang muna iyon sa kanya ng isang gabi. Nakiusap si Asakura na ibang bagay na lang huwag lang iyon pero sinuntok lang siya nito. Sa huli ay napilitan na rin pumayag si Asakura at ipinagamit ang kasintahan kay Okubo. Naluha na lang siya sa labas habang naririnig ang sigaw ni Natsumi, ang babaeng dalawang taon niya ng kasintahan. Sinisi siya ng isa niyang kasamahan pero wala na siyang ibang magagawa dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Habang naglalakad ay pilit tinatanong ni Makoto si Onizuka kung sino si Okubo pero hindi ito sumagot. Nang makatapos si Okubo kay Natsumi ay sinabi nito kay Asakura na nais niya muling hiramin iyon sa sunod.
Dagdag pa ni Ukubo na tutugisin niya ang Onibako pero bago iyon ay humingi muna ito ng 1 million yen na ikinagulat ni Asakura dahil buong akala niya ay si Natsumi na ang kabayaran pero sinabi nito na guguluhin siya nito kung hindi siya magbabayad. Samantala, masayang nagtatrabaho si Ryuji dahil ginagawa niyang inspirasyon ang litrato ni Ayumi na nasa bulsa ng damit niya, at dahil doon siya nakatingin habang naglalakad ay natisod siya at natapon ang dala niya sa mga customer kaya nagalit ang mga iyon. Pinuntahan siya ni Onizuka at nakitang abala siya sa pagtatrabaho kaya hindi siya nito makakausap nang biglang lumitaw si Seijima sa likod niya. Nalaman ni Seijima ang lugar na yun kung saan nagtatrabaho si Ryuji at alam din nito ang tungkol sa kasintahan ni Ryuji, pati na rin ang pagsugod ni Onizuka sa Kyoko High. Nahalote ni Seijima na kakaiba ang ikinikilos ni Onizuka kaya sinabi ni Makoto na iyon ay simula nang marinig nito ang pangalan na Ukubo sa Kyoko High kahapon. Inila ni Onizuka si Makoto palayo habang napamilyar naman si Kamata sa pangalang Ukubo. Pinagsabihan ni Onizuka si Makoto na huwag banggitin ang tungkol sa bagay na iyon pero nagtataka talaga ito kung sino si Ukubo. Pinalaan siya ni Onizuka na huwag na yung babanggitan lalo na kay Ryuji. Sa bahay ay nakausap sa telepono ni Ayumi ang kanyang ina tungkol sa arranged marriage na tinanggihan na niya dahil hindi niya na kayang lokohin pa ang kanyang sarili at ang nais niyang pakasalan ay si Ryuji. Habang pabalik na sina Onizuka ay hinarang siya ni Seijima at tinanong kung sino si Ukubo, ikinalugod ni Onizuka ang pag-aalala ni Seijima at Kamata pero sinabi niyang hayaan na iyon. Nang biglang dumating na doon si Ukubo at agad itong sinugod ni Seijima pero hinampas lang siya nito sa ulo. Nagkaroon ng diskusyon sa pagitan ni Onizuka at Ukubo tungkol sa pag-atake ni Onizuka sa upperclassmen ng Kyoko High pero sinabi ni Onizuka na ayaw niya masangkot doon si Ukubo. Uminit ang ulo ni Ukubo at sinabing sino si Onizuka para diktahan siya. Sinabi ni Onizuka na nagkaroon na sila ng kasunduan ng mga third year student tungkol sa insidente. Sinuntok ni Ukubo si Onizuka at sinabing wala siyang pakialam sa napagkasunduan basta't hindi niya gusto si Onizuka. Pinuklat niya ang peklat na ginawa kay Onizuka noong natalo niya ito, noong sabihin ni Onizuka na invisible siya at hindi siya magpapatalo kina Ukubo. Ang bahaging ito ay ang tinutukoy ni Ukubo na kung saan ay natalo niya si Onizuka. Presko noon si Onizuka at madalas gumawa ng gulo dahil hindi siya natatalo pero noong oras na iyon ang unang beses na nakaramdam siya ng takot. Tinanong siya ni Ukubo kung nais niya ba ulit iyong maramdaman kaya humingi ng tawad si Onizuka at sinabing hihingi rin siya ng tawad sa Kyoko High para lang matapos na iyon. Nagulat si Makoto sa kanilang narinig. Pinitawan ni Ukubo si Onizuka at sinabing magbigay ng 1 million yen at kakalimutan na nito ang nangyari. Nagulat si Onizuka dahil wala siyang ganoong halaga ng pera kaya sinabi ni Ukubo na ihanda nila ni Ryuji ang sarili nila kapag hindi sila nakapagbayad. Pinuntahan na ni Onizuka si Ryuji kahit nasa trabaho pa ito pero sinabi lang ni Onizuka ang tungkol sa pag-absent nito ng ilang araw sa eskwelahan. Nagkamustahan sila at sinabi ni Onizuka na mag-uusap sila pagkatapos ng trabaho ni Ryuji, pero hindi pwede si Ryuji dahil may lakad pa ito kasama si Ayumi kaya naisip nitong isama na lang si Onizuka. Hindi pumayag si Onizuka at sinabing uuwi na lang siya kaya sinabi ni Ryuji na magkita na lang sila pagkatapos nilang manood ni Ayumi ng sine pero binawi na lang yun ni Onizuka. Napansin niyang masaya si Ryuji kaya ayaw niya na iyong masangkot at tatapusin niya na lang iyon mag-isa. Masayang masaya si Ayumi nang makatapos silang manood ni Ryuji sa sinehan at tinanong niya ito kung ayos lang kay Ryuji na hindi na nito makasama palagi si Onizuka kapag ikinasal na sila. Hindi agad nakasagot si Ryuji pero sinabi nito na ayos lang naman iyon dahil magkakasama na naman silang dalawa. Naisip ni Ryuji na bumili ng inumin kaya pinaghintay niya na lang doon si Ayumi. Habang bumibili sa vending machine ay narinig ni Ryuji ang usapan na hihingi raw ng tawad ang Onibako sa mga second year student ng Kyoko High. Tinanong ni Ryuji ang lalaki tungkol sa detalye. Nagalit si Ayumi dahil natagalon siya sa pagbalik nang biglang naalala ni Ryuji ang sinabi ng lalaki na si Ukubo ang nasa likod ng planong iyon. Tinanong siya ni Ayumi kung bakit siya tulala pero sinabi niyang wala iyon at niyaya na ito paalis. Sa eskwelahan ay binigyan ni Nakamata si Onizuka ng perang hinihingi ni Ukubo nang biglang dumating si Ryuji at sinabi ang tungkol sa nalaman na paghingi ng tawad sa Kyoko High. Itinanggi yun ni Onizuka pero pinilit siya ni Ryuji na magsalita kaya sinabi niyang wala nang kinalaman doon si Ryuji. Nagalit ito at ipinaalala ang pangako nilang hindi sila maglilihim sa isa't isa. Sinuntok ni Onizuka si Ryuji at sinabing tigilan na ang pagsigaw sa kanya dahil iniwanan naman siya nito kaya labas na doon si Ryuji. Dagdag pa ni Onizuka na hindi na sila magkaibigan ngayon at tapos na ang Onibako.
Sinubukan pang lapitan ni Ryuji si Onizuka pero itinaboy lang siya nito kay Ayumi at saka umalis. Nagtaka naman si Namakoto sa ikinilos at sinabi ni Onizuka pero sinabi nito na hayaan na lang siya mag-isa. Samantala, hindi na makapaghintay si Asakura na lumuhod sa kanya si Onizuka nang sa gayon ay magkaroon ng halaga ang ninakaw na pera sa magulang niya. Nang maibigay ang pera kay Okubo ay sinabi nitong sakto ang pagdating ni Asakura dahil paalis na rin sila para makipagkita kay Onizuka, pero nagulat si Asakura nang makitang kasama ng mga ito si Natsumi. Nang makarating sa ilalim ng tulay ay dalawang nakamaskarang lalaki ang humarap kina Okubo at sinabing sila ang Onibakugumi at naroon sila para ipaghiganti si Onizuka. Pero hindi pa nakakatira ay nasuntok na agad ni Okubo ang isa sa mga lalaki na si Seijima pala. Nang biglang dumating si Onizuka at sinabing magpapakumbaba na siya kaya huwag nang idamay pa sina Seijima. Tumawa lang si Okubo at sinabing lumuhod na ang mga ito sa kanya. Pinigilan naman ni Makoto si Onizuka na gawin iyon dahil hindi naman kailangan pero galit at naiinip na si Okubo at sinabing sapat na si Onizuka para bigyan siya ni Asakura ng 1,000,000 yen at kasama pa ang girlfriend niyon. Narinig iyon ni Natsumi kaya pinabulaanan ni Asakura na ibinigay siya nito kay Okubo. Naglabas ng patalim si Natsumi at itinutok sa sarili dahil sinabihan umano siya ni Okubo na papatayin kung hindi siya makikinig dito. Kinuhanan din siya nito ng panakot na litrato at ginagamit araw-araw at wala na siyang magawa. Nagulat si Asakura at maging sina Onizuka rin. Nagalit si Asakura at kinwestiyon si Okubo sa maraming beses na paggamit kay Natsumi pero tinawanan lang siya nito. Nang akma ng itutuloy ni Natsumi ang kanyang balak ay pinigilan siya ni Onizuka at hinarap sina Okubo. Sinabi niyang hindi siya luluhod sa harap ng mga ito dahil siya ang pinakamagaling sa shonan at hinamon si Okubo ng one-on-one. Sinubukang pigilan ni Makoto si Onizuka dahil hindi pa nga magaling ang paa nito. Nang aatake na si Okubo ay dumating si Ochubo, ang leader ng Kyoko para siguraduhin maayos ang usapan. Hinamon ni Ochubo ang dalawang partido na ayusin iyon sa loob ng 1 linggo. Sang-ayon si Onizuka kaya sinabi ni Ochubo na ang one-on-one na paghaharap nila ang tatapos sa kabaliwan sa pagitan ng kanilang paaralan. Naging interesado si Okubo kaya pumayag na rin ito at sinabi kay Onizuka na huwag aatres dahil kung hindi ay sisingilan niya ito ng 1,000,000 yen pati na rin si Ochubo. Nang makaalis si Okubo ay nilainggan ni Asakura si Natsumi pero hindi na nito magawang tumingin dito. Pinayuhan naman ni Ochubo si Onizuka na gawin ang lahat ng makakaya nito dahil siguro naman ay gagaling na ang paa nito pagkalipas ng 1 linggo at iyon lang ang tangi niyang magagawa. Nagpasalamat si Onizuka at sinabing tatanawin niya yung utang na loob. Samantala, bumili ng formal na damit si Ryuji upang magmukhang kaedad ni Ayumi dahil ipapakilala siya sa magulang nito. Pagkatapos ay kumain muna sila pero natitigilan si Ryuji dahil naaalala niya si Onizuka bagay na nahal ata ni Ayumi kaya napagpasyahan nitong kanselahin ang lakad nila bukas. Sinabi ni Ryuji na ayos lang siya at tuloy ang pagkikipagkita nila sa magulang ni Ayumi. Nang biglang marinig ni Ryuji sa tatlong lalaki na magkakaroon ng paghaharap sina Okubo at Onizuka at sa palagay ng mga ito ay matatalo si Onizuka lalo pa at pilay pa ang isa niyong paa. Napatayo na lang si Ryuji at niyaya nang umalis si Ayumi. Habang naglalakad ay napag-usapan nila si Onizuka at sinabi ni Ryuji na hindi na siya makikipaglaban pa. Alam niyang masasaktan si Onizuka pero mas pinipili niya ng mamuhay ng tahimik bagay na ikinatuwa ni Ayumi. Habang nakahiga ay naiisip ni Ryuji ang pagkikita nila ng magulang ni Ayumi sa Yokohama at sinabing dapat ay maging presentable siya. Napatingin siya sa litrato nila ni Onizuka at hiniling na sana'y nagkaroon pa sila kahit konti pang panahon para mag-loko-loko-han. Sa tabing dagat ay ipinakita ni Onizuka na magaling na ang kanyang paa pero nag-aalala pa rin sa kanya si Makoto at nagigilty na siya ang dahilan kung bakit napilay si Onizuka. Sinabi ni Onizuka na walang may kasalanan at niyaya nang umalis si Makoto. Habang naglalakad ay dumating ang grupo ni Okubo at sinabing tatapusin na nila si Onizuka. Ipinaalala ni Onizuka na hindi pa yun ang araw ng kanilang paghaharap pero sinabi ni Okubo na hindi naman siya nangako sa laban na iyon. Inatake ng mga ito si Onizuka habang si Asakura naman ay nagpropose kay Natsumi pero sinabi ni Natsumi na hindi sila magiging masaya. Patuloy na pinagtutulungan ng grupo si Onizuka at nakita iyon ni Asakura. Nagtago lang ito dahil labas siya sa gulong iyon pero dahil may utang na loob siya kay Onizuka ay naisip niyang sabihin iyon kay Ryuji. Bihis na at nag-aabang na sa tren si Ryuji habang mabilis na tinakbo ni Asakura ang kinaroroonan ni Ryuji. Nang makarating sa istasyon ng tren ay isinigaw niya ang pangalan ni Ryuji na inakala niyang sakay na sa umalis na tren nang bigla yung dumating at tinanong kung anong nangyari kay Onizuka.
Ibinalita niya ang pambubugbog ng grupo at ang hindi pagtupad ni Okubo sa usapan at sinabing si Ryuji lang ang makakatulong kay Onizuka, pero dahil may lakad ay sinabi ni Ryuji na hindi siya makakapunta. Nagpumilit si Asakura pero wala na talagang interes na lumaban si Ryuji kaya umalis na siya. Wala nang magawa si Onizuka sa grupo ni Okubo pero nang hahampasin na nito si Onizuka ay inunahan ito ni Asakura at sinabing iwan na sa kanya ang grupo at tumakbo na. Galit na galit si Okubo at akmang ibinaling ang pananakit kay Asakura pero tumayo si Onizuka at sinuntok si Okubo at ang grupo nito. Maya-maya pa ay ginawang bihag ni Okubo si Makoto at sinabing pag hindi tumigil si Onizuka ay bubulagin niya ang mata ni Makoto. Biglang dumating sa lugar si Ryuji para tulungan si Onizuka para dito ay mahalaga si Ayumi pero mahalaga din naman si Onizuka. Nang magsimula ang laban ay agad nilang napabagsak ang ibang tauhan ni Okubo kaya sinugod sila nito hawak ang patalim pero pinalo ni Seijima ang kamay nito at nabitawan ang patalim. Sinabi ni Onizuka na ipaubaya na sa kanya si Okubo kaya ibinuhos niya ang buong lakas sa pagsuntok dito kaya tumalsik si Okubo. Samantala, nagalit na ang ama ni Ayumi dahil wala pa si Ryuji pero sinabi nito na hintayin pa nila yun ng konting minuto. Hindi man lang makaatake si Okubo kay Onizuka kaya kumuha na ito ng arnis pero naaga yun ni Onizuka at ginamit sa kanya hanggang sa nagmakaawa na siya at humingi ng tawad. Narealize ni Ryuji kung gaano kalakas si Onizuka. Maya-maya pa ay kinuha ni Onizuka ang baseball bat at balak na nitong tapusin si Okubo nang biglang dumating si Otsubo. Tumawa na lang si Okubo dahil siya ang tumawag kina Otsubo kaya sinabi niya na tapusin na si Onizuka pero sinabi ni Otsubo na labas sila doon dahil laban nila iyon. Nagulat si Okubo nang sabihin ni Otsubo na hindi sila pumunta doon para sa kanya kundi para kay Onizuka na nahulog sa patibong niya at wala nang tumitingala sa kanya sa Kyoko High. Nagmakaawa si Okubo pero sinuntok pa rin ito ni Onizuka. Pinati ni Ryuji si Onizuka at sinabing hindi sila dapat maghiwalay at magdamayan palagi kaya kahit may kasal siya ay magtutulungan pa rin sila. Mas nagalit pa ang ama ni Ayumi dahil isa't kalahating oras nang late si Ryuji, at nang paalis na sana ito ay nakiusap si Ayumi na maghintay pa ng 30 minuto dahil alam niyang darating si Ryuji. Habang nagmamadali sa pagmomotorsiklo ay biglang hinabol ng mga pulis si Ryuji kaya mas binilisan pa nito. Pinayuhan si Ayumi ng kanyang ina na huwag ng pakasalan si Ryuji. Habang nasa may escalator si Ayumi ay dumating si Ryuji at agad niya itong niyakap pero napatanong ito kung bakit madungi si Ryuji kaya nagpalusot na lang ito na nahulog sa hagdan. Hindi naniwala si Ayumi kaya humingi ng tawad si Ryuji at sinabing nasa panganib si Onizuka at hindi niya kinayang pabayaan iyon mag-isa. Naintindihan naman siya ni Ayumi dahil isa rin naman yun sa nagustuhan nitong katangian sa kanya kaya natuwa si Ryuji. Maya-maya pa ay niyaya siya nitong maglakad sa mabituing lungsod ng Yokohama. Nagkayayaan silang sumakay sa barko at doon ay naalala nila ang unang beses na nagkakilala sila. Habang nasa loob ng barko ay pinaghintay ni Ayumi si Ryuji habang nag-aayos siya, nang lumabas si Ayumi ay nakabihis na ito ng damit pangkasal na ikinagulat ni Ryuji. Nagmotor sila papuntang simbahan para magpakasal kahit silang dalawa lang. Nang makarating sa simbahan ay ikinasal at nangako sila sa isa't isa. Kinabukasan ay ibinalita iyon ni Ryuji kay Onizuka na halos hindi makapaniwala. Habang nagkakatuwaan ay biglang dumating si Aito at ibinalita kay Ryuji na nagretiro na si Ayumi bagay na hindi mapaniwalaan ni Ryuji kaya pinatotohanan iyon ni Mariko at ibinigay ang iniwang sulat ni Ayumi. Sinabi ni Ayumi sa sulat na hindi niya mapapakasalan si Ryuji at humingi ito ng tawad, iyon ay dahil sa agwat ng kanilang edad kaya na-realize ni Ayumi na hayaan munang i-enjoy ni Ryuji ang kanyang kabataan dahil marami pa itong makikilalang ibang tao. Sa huli ay sinabi ni Ayumi na hinding-hindi niya malilimutan ang araw na peking ikinasal sila. At bilang guro nila ay iyon ang huling bagay na maituturo niya kay Ryuji. Hindi maintindihan ni Ryuji ang nangyayari at nang makarating ito sa istasyon ay nakaalis na ang tren. Sinundan siya ni Onizuka para damayan. Summer na at sa isang resort ay makikitang pawis na pawis sina Ryuji at Onizuka dahil pumasok ang mga ito bilang part-timer sa Marine House Shonan bilang taga-ihaw. Inakala nila noong una na mamahaling restaurant iyon dahil sa pangalan pero ordinaryo lang pala. Nagkataon pa na masyadong masungit ang amo nila kaya nang mag-serve ng pagkain si Onizuka ay natakid ito kaya binitukan siya nito ng paulit-ulit dahil natapunan ang isang customer. Napikan si Onizuka at isinubo sa matanda ang mga inihaw na pusit. Naiyak na lang si Ryuji dahil mawawala na sila ng trabaho nang biglang marinig niyang tinatawanan siya nang nasa likod niya kaya galit niya itong nilainggan at tumambad sa kanya ang biyak at lato-lato ng isang magandang dalaga. Natulala na lang si Ryuji habang humihingi ng tawad ang babae dahil kaibigan pala daw niya si Onizuka.
Inalis na ni Onizuka ang apron niya at kinausap si Ryuji pero hindi siya nito nililingon hanggang sa nakita rin niya ang sexing babae. Binalikan ni Onizuka ang matanda dahil sinabi nitong hindi sila pasusweldahin. Biglang may lumapit na dalawang lalaki sa sexing babae at pilit itong isinama kaya naisip ni Ryuji na ipagtanggol iyon. Tinakpan nila ang bibig ng babae at sa pagpilit ay nasira na ang damit nito. Nang makarating si Ryuji sa lugar ay baldado na ang mga lalaki at nakita niya ang babae na nakasakay sa motorsiklo. Napansin din niya ang tato niyon sa balikat na ikinagulat niya. Habang tumatakbo ang motorsiklo ay napansin niya rin ang sticker na may nakalagay na Kanagawa Strongest in Shonen History, Midnight Angels. Nagulat si Ryuji dahil inakala niyang normal lang na babae iyon. Ikinwento niya yun kay Onizuka pero tumawa lang ito at sinabing malabong magkaroon ng ganong tato ang inosenteng high school na babae pero iginiit ni Ryuji na sigurado siyang hanya tato ang nakita niya at sakay iyon sa Black Eliminator. Hindi pa rin makapaniwala si Onizuka nang biglang sabihin ng isang lalaki na nakita niya rin iyon at nang una ay hindi rin siya makapaniwala. Nagkagulo sa kalsada dahil sa grupo ng mga nakamotorsiklo at kahit pulis ay hindi maawat ang mga iyon at binato pa ang sasakyan ng mga ito. Papunta ang grupo sa kanilang amo nang biglang mapansin ng isang lalaki ang motorsiklong sumusunod sa kanila at nakita ang sticker na tulad ng nakita ni Ryuji na ikinatakot ng lalaki. Maya-maya pa ay naging laman ng balita ang nangyaring insidente sa gang. Marami ang nagulat dahil may iniwan pang mensahe na divine punishment. Naging laman ng balita sa dyaryo ang karumal-dumal na nangyari sa idaten gang ng Hirisuka at pinag-usapan yun ng mga estudyante. Nilapitan ni Makoto si Sukai upang magtanong tungkol sa Midnight Angels pero konti lang ang nalalaman ni Sukai tungkol doon. 10 taon na ang nakalipas at malamang walang mas malaking gang sa Shonan. Kahanga-hanga ang unang leader na si Masaki at 10 miyembro lang iyon ang unang magsimula at nilamon ng mga iyon ang toneladang high school gang at dumami ang mga iyon hanggang 400 miyembro. At nang pamunuan na yun ang pangalawang leader ay naging kilala iyon bilang pinakamalakas at pinakabayolenteng gang sa Shonan. Tuwing Sabado ay nagtitipo ng mga iyon at nabubuo bilang isa at ang alingaungaw ng motorsiklo ng mga iyon ay tumatagal ng higit 1 oras. Tumaki man ay nahati iyon sa 2 pangkat at naging magkalaban at iyon ang tinatawag na Shonan War. Ang leader ng isa ay ang pangalawang henerasyong pinuno, si Akutsu Jr., samantalang sa isa naman ay si Kamijime Toshio ng Inamurashibo. Ang kanilang mga nakakatakot na labanan ay nagpalubog sa lungsod sa kailaliman ng impyerno. Pagkatapos ay naaresto si Akutsu sa pagtangkang pagsunog kay Kamijima na na-hospital sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos nun ay natalo ng Onibako ang 3rd leader na siyang sumusubok na maibalik ang Midnight Angels at doon nagtapos ang alamat. Matagal na nabuwag ang Midnight Angels pero sinabi ni Makoto ang tungkol sa inataking gang at na-hospital ang 10 katao. Kilala niya ang isa sa 10 at sinabing Midnight Angels ang may gawa nyon sa kanila. Nakisali sina Onizuka sa usapan ng marinig iyon. Inisip ni Ryuji na gumagawa na ang mga yun ng hakbang gaya ng sinabi ni Sukai nang bigla siyang lapitan ng babae kahapon. Kilala siya nito kaya nagtaka siya pero sinabi niyo na itinanong iyon sa manager ng Marine House at pati si Onizuka ay kilala rin nito. Nanlaki ang mata ni Ryuji dahil ibang iba ang babae kumpara nang nakita niya yun kahapon. Nagpakilala iyon bilang Nagusa na nagmula sa Fujisawa Girls School, isang school na pangmayaman. Inisip ni Ryuji na baka tama nga si Onizuka at napagkamalan nga lang nila si Nagusa kaya hiniling nitong makita ang balikat ng dalaga para makumpirma. Wala siyang nakitang tato pero sinampal siya ni Nagusa dahil sa pilitan niya yung tiningnan kaya nagalit ito at saka umalis nang hindi man lang siya nakakapagpaliwanag. Sa departamento ng pulisya ay mariing itinatanggi ni Kamijima na sangkot siya sa nangyaring gulo sa istasyon ng tren at sinabi pang tanungin ang 4 na lalaki kung siya ang bumugbog sa mga ito. 1 lalaki ang dumating at sinabing hindi pa rin nagbabago si Kamijima kahit kalalabas pa lang nito sa ospital. Tinanong ni Matsushima kung gumaling na ang nasunog na bahagi ng katawan nito pero ipinakita yun ni Kamijima at dinilaan. Maya-maya pa ay nagtungo ito sa CR at narinig ni na Matsushima na binanggit nito ang pangalan ni Akutsu. Tinanong naman ni Matsushima ang kanyang kasama kung may alam ito tungkol sa nangyaring gulo ng nakaraang gabi pero tanging sabi-sabi lang ang alam nito tungkol sa Midnight Angels. Samantala, sa daan ay nakaharap ni Onizuka si Nagusa pero hindi niya ito nakilala hanggang sa alisin nito ang salamin. Sinabi ni Nagusa na 1 karangalan na makaharap niya ang isa sa sikat na Onibako, pero binyantaan niya ito na bilang na lang ang mga araw ni Onizuka dahil hindi nito winasak ang puso ng 3rd henerasyon ng Midnight Angels. Hindi yun maintindihan ni Onizuka pero sinabi ni Nagusa na malalaman niya rin yun at nang paalis na ay sinabi nitong makakabuti kung hindi na siya matutulog sa gabi.
Naging pamilyar naman kay Onizuka ang suot ng babae na may nakasulat na yasha. Palaisipan para kay Ryuji kung magkaibang tao ba sina Nagusa at ang may tatong babae dahil magkaiba ang pakiramdam niya sa dalawa nang biglang dumating yun sa labas ng bahay niya. Nag-usap sila at sinabi ni Nagusa na matagal na siyang fan ng Onibako dahil sa naririnig niyang katangian ng mga ito at ang pagiging malaya bagay na hindi niya magawa dahil umano sa pagiging mahigpit ng magulang niya. Niyaya siya nitong mag-date sila at hihintayin siya ni Nagusa sa Seaside Park sa Sabado ng gabi. Nagulat si Ryuji sa narinig niya at hindi na nakaimik pa hanggang sa nagpaalam na si Nagusa. Kinabukasan ay nagulat si Onizuka nang malamang makikipag-date si Ryuji kay Nagusa, hindi na ito nakaimik kaya inisip ni Ryuji na naiinggit ito. Doon sinabi ni Onizuka na nagpakita ang babaeng iyon sa kanya, ang babaeng may tato sa balikat. Hindi makapaniwala si Ryuji at sinabing ibang tao iyon dahil walang tato si Nagusa at hindi yasha ang pangalan yon. Pinalaan ni Onizuka si Ryuji na isa yung patibong pero sa halip na makinig ay inisip ni Ryuji na naiinggit lang si Onizuka hanggang sa nauwi sila sa pagtatalo kaya pinagtinginan sila ng mga tao sa restaurant. Sinabi ni Ryuji na nakilala at nakausap niya si Nagusa kaya mananagot sa kanya ang magsasalita ng kalokohan kahit pa si Onizuka iyon. Nag-iisip na si Nagusa ng kanyang isusuot sa pagkikita nila ni Ryuji, nang hoin niya ang mga damit ay nakita niya ang isang pamalo na may bahid ng dugo. Nang inig siya at naalala ang nakaraan at ang lalaking tumawag sa kanya ng yasha. Habang pinipilit sabihin na siya si Nagusa ay unti-unting lumilitaw sa balikat niya ang tato na nakita ni Onizuka. Dahil excited si Ryuji sa kanilang pagkikita ay dumating siya sa Seaside Park nang mas maaga, nang biglang dumating na si Nagusa na ikinatuwa niya pero kakaiba ang oras yun. Mabilis namang pinatakbo ni Onizuka ang motorsiklo para puntahan si Ryuji kahit alam niyang magagalit iyon dahil alam niyang may kakaiba sa babae. Habang nahihiya-hiya pa si Ryuji ay sinabi ni Nagusa na may nais siyang ipakita. Doon ay hinubad nito ang kasuotan at inisip naman ni Ryuji na naka-jackpot na siya at pilit nitong pinipigilan ang bumubukol sa pantalon niya. Habang nakatalikod ay nagulat na lang si Ryuji sa pagsigaw ni Nagusa hawak ang pamalo pero bigla itong natigilan dahil sa naramdamang pagsakit ng ulo. Pilit siyang itinaboy ni Nagusa na umalis na sa lugar dahil mapapahamak lang siya. Maya-maya pa ay dumating na ang grupo ng mga nakamotorsiklo at biglang nakita ni Ryuji sa balikat ni Nagusa ang tato. Nagulat siya at bigla siya nitong hinampas at nagpakilala ito bilang yasha. Napalibutan siya ng grupo at sinabi ni yasha na babakat sa katawan niya ang mangyayari sa gabing iyon. Sa seremonya ng pagbuo ng Midnight Angels ni Akutsu, isang tawag ang natanggap ng mga pulisya at sinabing may gulong nangyayari malapit sa Seaside Park at nangangailangan ng backup. Nabalitaan din nila na nanakumpirmang Midnight Angels ang pangalan ng gang. Hindi makapaniwala si Matsushima at inisip na nagbalik na si Akutsu. Naghabulan ang mga ito gamit ang motorsiklo at hindi makapaniwala si Ryuji sa ginawa ni yasha para maiharang ang malaking truck sa daan. Pero hindi pa rin tumigil si Ryuji sa paghabol kay yasha hanggang sa nilagyan siya ng mga ito ng patibong na alambre dahilan para masugatan at tumilapon si Ryuji. Samantala, nabalitaan ni Kamijima na nagbalik na nga si Akutsu. Sa Sogu Hospital isinugod si Ryuji pero habang kumakain ito ay napatulala na lang sina Onizuka kaya ipinakita ni Ryuji ang napuruhang daliri pero sinabi ni Onizuka na nag-alala siya ng sobra, ganun lang naman pala ang sugat niya. Nang biglang dumating doon si Nagusa, iba't ibang emosyon ang naramdaman ng apat na lalaki pero dahil galit si Onizuka ay sinugod niya ito at sinabing muntik na nitong mapatay si Ryuji. Nalungkot si Nagusa nang malamang siya pala ang dahilan kaya nagtaka si Ryuji. Nang umalis si Nagusa ay hahabulin pa sana iyon ni Onizuka pero sinabi ni Sukai na hindi iyon ang babaeng umatake kay Ryuji dahil mula noong 2 taon na ang nakalipas, may 2 katauhan sa loob ng babae gaya ng anghel at demonyo. Mayroon iyong tinatawag na split personality. Doon ikinwento ni Sukai ang tungkol sa kaibigan niyang halos mabaliw sa pag-ibig kay Nagusa pero hindi lang iyon nag-iisa dahil center of attention si Nagusa ng lahat ng kalalakihan sa bayan sa dami ng umiidolo dito. Ngunit isang tunay na kilabot ang nagkagusto rin dito, ang naging pangalawang leader ng Midnight Angels na si Akutsu, ang tinatawag na assassin. Halos mabaliw ang kaibigan ni Sukai sa paghahanap sa babae pero nanatili yung bihag ni Akutsu sa hideout nito. Sa loob ng 2 buwan ay wala nang narinig na balita tungkol sa babae. Binugbog iyon hanggang sa nawala na ng lakas para tumakas at sinubukan na lang kitilin ang sariling buhay pero lalo lang iyong nabugbog. Nalaman iyon ng kaibigan ni Sukai at nahanap ang kinaroroonan pero huli na ang lahat dahil sinabi ng babae na patay na si Nagusa at siya na si yasha na pag-aari ni Akutsu.
Siya siya ang personalidad na nilikha nito para protektahan ang sarili, at ang tanging bagay na natira na magliligtas sa kanya ay ang tanggapin si Akutsu. Nasaktan si Ryuji para kay Nagisa kaya nang makita iyong nasa gitna ng ulanan ay agad itong tumakbo para puntahan iyon pero pinigilan siya ni Onizuka. Sa huli ay nanalo pa rin si Ryuji at pinuntahan si Nagisa. Doon sinabi ng dalaga ang tungkol sa personalidad niya, minsan ay nagigising na lang siya na puno ng dugo at hindi niya na naaalala ang nangyari. Nang biglang matumba si Nagisa dahil sa taas ng lagnat nito at nang bubuhatin na siya ni Ryuji ay sinabi niyang mahal niya ito. Huling naramdaman ni Nagisa na magpapalit na naman ang kanyang personalidad kaya pinalayo niya si Ryuji dahil ayaw niya na itong masaktan. Sa pagtakbo ni Nagisa ay muntik na siyang masagasaan pero nailigtas siya ni Ryuji. Habang nagkukumpuni ng sasakyan ay nabalitaan ni Yamagishi kay Horaki na nagbalik na si Akutsu at hindi niya yun mapaniwalaan hanggang sa dumating yun sa kanyang taller. Idinagan nito ang sasakyan sa kanya at binasag ang kanyang telepono. Pilit kinukumbinsi ni Onizuka si Ryuji na layuan na si Yasha upang tigilan rin siya ni Akutsu pero hindi yun magawa ni Ryuji kaya nagalit na si Onizuka. Inimbitahan ni Nagisa si Ryuji sa kanilang bahay kaya inaasahan niyang darating iyon pero nang buksan niya ang pinto ay si Akutsu ang bumati sa kanya. Pinagsasampal siya nito at sinabing hindi siya makakatakas. Nang makarating si Ryuji sa bahay ay nakita niya ang dalawa na sakay sa motorsiklo at sinabi ni Akutsu na sa kanya lang si Yasha at nais rin nito ang jacket ni Masaki kaya sinabi ni Akutsu na kung nais ni Ryuji na makipagkasundo ay hihintayin siya nito sa Enoshima Gate mamayang gabi. Sa kalagitnaan ng daan ay nanggulo ang grupo ng gang na Midnight Angels at nang subukan silang pigilan ng mga pulis ay nagkarambola ang mga sasakyan. Nais ipalaganap ni Akutsu sa bayan na hindi pa nagtatapos ang alamat dahil iyon pa lang ang unang pahina ng bagong alamat at walang makakapigil kay Akutsu hanggang sa maabyutan niya si Masaki. Nang makarating sa sinabing tagpuan ay nagsisigaw si Ryuji at hinahamon si Akutsu ng laban pero nang marinig siya ni Kamijima ay balak siya nitong tapusin. Nagharap ang dalawa pero minaliit ni Kamijima si Ryuji kaya nang ipakita nito ang lakas ay wala agad siyang nagawa dito. Nagpatuloy ang laban ng dalawa hanggang sa dumating na si Akutsu at hinampas ng kadena ang mukha ni Kamijima at saka hinarap si Ryuji. Sinabi ni Akutsu na ibigay na ni Ryuji ang jacket ni Masaki bago pa iyon mamantsahan ng dugo dahil si Yasha ang makakaharap niya. Sinigawan iyon ni Ryuji at sinabi hindi siya si Yasha pero inatake siya nito at hindi makalaban si Ryuji. Pilit binubuksan ni Ryuji ang isipan ni Nagisa pero binigyan pa ito ni Akutsu ng patalim para gamitin sa kanya. Nang aatake na si Yasha ay bigla itong natigilan dahil nakita nito si Nagisa na sinasanggahan si Ryuji. Doon nabitawan ni Yasha ang patalim at nagsisigaw. Huling nagbalik si Nagisa kaya pinulot ni Akutsu ang patalim at sinabing siya na ang tatapos kay Ryuji pero si Nagisa ang tinamaan yon. Sa kahabaan ng kalsada ay nagkarera sina Onizuka at Akutsu, laking tuwa ni Akutsu nang maunahan niya si Onizuka pero maya-maya pa ay naabutan siya nito bagay na ipinagtaka niya kung paano nagagawa ni Onizuka ang ganong kabilis. Hanggang sa umangat ang gulong ng motorsiklo niya at tumilapon siya sa daan. Sa saktong daan na iyon, sinubukan din noon ni Onizuka na habulin si Masaki pero hindi niya yun nagawa kaya sinabi nito kay Akutsu na kahit anong habol niya doon ay wala kahit isa ang makakalampas kay Masaki. Pinanggit din ni Onizuka ang sinabi sa kanya noon ni Masaki na hindi iyon ang nais niyong mangyari sa Midnight Angels. Hindi makapaniwala si Akutsu na patay na pala si Masaki kaya niyakap nito si Onizuka at tumalon sa bangin pero nakahawak si Onizuka kaya siya lang ang nahulog. Habang nagpapagaling naman si Nagisa ay naglaho na ang tato nito sa balikat. Habang iniisip si Masaki ay nagising si Akutsu sa isang ospital at sinabi ng isang lalaki na dapat siyang magpasalamat sa taong nagdala sa kanya doon. Ngunit hindi nila nakuha ang pangalan yun at tanging ang nakasulat lang sa jacket yun ang nabasa nila, ang nakalagay na First Generation Masaki Kyosuke. Sa tabing dagat ay napagdesisyonan ni Onizuka na sunugin na lang ang jacket ni Masaki, at sa hindi kalayuan ay nagsasaya ang kanilang mga kaibigan. Sa kalaliman ng gabi ay abala sa pagmamadyong sina Onizuka habang dumating na ang ina nito galing sa Hawaii. Nang pumasok iyon sa kanilang bahay ay laking gulat nito nang makitang sobrang gulo ng kwarto pero walang pakialam sina Onizuka at sinabing tatlong araw na silang walang tulog dahil sa pagsusugal pero mamaya naman daw ay lilinisin nila iyon. Pinaalis sila ng kanyang ina pero nang hindi kumikilos ang mga yun ay sinipa na nito si Onizuka kaya umalis na ang tatlong kaibigan nito. Kasasarado pa lang ng pinto ay bumalik na agad ang tatlo kaya binato ang mga yun ng lata ng ina ni Onizuka. Pumunta doon ang kanilang kapitbahay at itinanong kung mga kaibigan yun ni Onizuka at sinabing naninigarilyo ang mga yun sa harap ng elevator at ang mga motorsiklo ay sa entrance lang nakaparada. At ang malala pa ay ninakawan siya ng mga yun ng panty.
Nagulat ang ina ni Onizuka pero mas nagulat si Onizuka dahil akala nito ay sa anak na babae niyon ang nakuha nilang panty. Bago umalis ay sinabi ng babae na hindi niya na kaya ang ginagawa ng mga yun kaya humingi ng tawad ang ina ni Onizuka. Nang sumunod na araw ay kinumusta ni Ryuji si Onizuka at ibinalita nito ang tungkol sa panty na ninakaw nila. Nang makarating sa labas ng bahay ay nagtaka si Onizuka kung bakit nasa labas ang mga gamit niya. Doon niya nakita ang iniwang sulat ng ina at sinabing sa Chateau de Riverside Room 505 na si Onizuka titira. Nagalit si Onizuka at sinabing doon nga siya titira at hindi na siya uuwi kahit magmakaawa pa ang kanyang ina. Inakay nila ni Ryuji ang kanilang motorsiklo patungo sa lugar na titirahan nila. Iniisip nila na magandang lugar naman yun base sa pangalan kaya iniisip na baka may mga cute na babae doon. Nahirapan ang dalawa sa paghahanap sa lugar hanggang sa maya-maya pa ay marating na nila iyon. Isang sexing babae ang nakita nila sa daan na pumasok sa Chateau de Riverside. Sobrang dumi ng lugar at animoy basurahan sa dami ng kalat. Sa harap pa lang ng pinto ay gusto na lang umuwi ni Onizuka dahil hindi nito kayang tumira sa ganong kaduming lugar. Pero sinabi ni Ryuji na doon lumiko ang sexing babae kanina kaya nagbago ng isip si Onizuka. Nang pasukin nila ang silid ay nakita nila ang bakas ng isang tao sa pader at sobra ding daming tira-tirang pagkain. Maya-maya pa ay natapos na nilang linisin ang silid at kahit papaano ay maganda pa rin naman iyon pero masama pa rin ang kutob ni Onizuka sa bakas na nasa pader. Kahit linisin nila yon ay hindi pa din iyon maalis na para bang umiiyak na demonyo. Bigla silang may narinig mula sa pader pero wala naman silang makitang tao doon. Napansin nila ang butas sa may noonang nakabakat sa pader at nang silipin yun ni Ryuji ay isang babae ang nakita nito. Hindi nag-iisa ang babae kaya pinag-agawa ng dalawa ang pagsilip sa butas hanggang sa wala na silang makita. Inisip nila na nahuli sila ng babae kaya nagsisihan pa ang dalawa. Narealize ni Onizuka kung bakit may bakas doon ng katawan at yun ay dahil sa pagsilip ng dating nakatira doon. Natuwa ang dalawa dahil nakakapanilip sila sa silid na iyon. Maya-maya pa ay narinig nila ang naglalakad sa labas at nakita nila ang takong ng isang babae at nagsiksikan ang mga yun sa butes ng pinto para silipin ang dumaang babae. Pero bumalik ito at binati silang dalawa. Nang sumunod na araw ay nagtingin ng night vision device ang dalawa pero masyado iyong mahal. Nilapitan sila ng tindero at sinabing maganda talaga iyong gamitin sa gabi, itinuro pa nito kung paano iyong gamitin at makakapanilip talaga sila ng maayos gamit iyon. Itinanggi yun ang dalawa at sinabing gagamitin nila yun sa pagmamasid sa mga ibon. Umalis na ang dalawa dahil hindi nila mabibili ang ganong kamahal na gamit. Nadaanan sila doon ni Keisuke at nagtaka yun kung bakit sila nandoon kaya inisip nito na balak manilip ni Onizuka. Inamin ni Onizuka na bibili sana sila ng night scope pero hindi yun natuloy dahil sa mahal ng presyo at yun ay gagamitin umano nila sa pakikipaglaban sa dilim. Natuwa naman si Keisuke nang marinig yun. Dagdag pa ni Onizuka na nito lang nakaraan ay napasabak siya sa isang laban at inatake siya sa gitna ng kadiliman, gayunpaman ay nakikita pa rin siya ng mga kalaban dahil gumagamit umano ang mga iyon ng night scope habang siya ay umaasa lang sa pang-amoy at pandinig para kahit papaano ay makalaban. Habang kumakain ng ramen ay natawa na lang si Onizuka dahil napaniwala niya si Keisuke. Hindi papayag si Onizuka na masira ang imahe ng Onibako kaya niya yun sinabi, nang biglang makita niya si Keisuke na duguan habang dala-dala ang ninakaw na night scope at iyon ang natamo nila sa ginawa nila. Ibinigay ni Keisuke ang night scope kay Onizuka at sinabing alam nila ang kinaroroonan ng bumugbog sa kanila at nais ng mga ito na maipaghiganti sila ng Onibako. Napilitang harapin ng dalawa ang grupo suot ang night scope kaya tinawanan lang sila ng mga ito at sinabing nagkakamali sila ng sinisilipin. Hindi pa man alam ng dalawa ang gagawin ay binanata na ni Keisuke ang isa sa mga iyon kaya simula na iyon ang laban. Dahil hindi pa kumikilos ay inatake na si Onizuka ng isa sa grupo kaya tinamaan ang night scope niya na ikinagalit niya kaya tinuruan nila yun ang leksyon. Kinausap sila sa juvenile department dahil sa nangyari ngunit nakatakas ang iba pero mas inatupag pa ni Onizuka na maayos ang nasirang night scope. Nagalit ang detective at ipinasulat ang pangalan ng dalawa pa nilang kasama at pinasulat sila ng formal na paghingi ng tawad. Nang makalabas sa gusali ay ibang pangalan pala ang ginamit ng dalawa at maging ang fingerprint ay pineki rin nila. Nag-alala naman si Ryuji na baka malaman yun ang totoong may-ari ng pangalan at pag nangyari yun ay gulo ang aabutin nila pero sinabi ni Onizuka na iyon nga ang gusto niyang mangyari. Sa eskwelahan ay nagkita ang matagal ng magkakakilala na sina Mariko at Nao na balik na muli sa pagtuturo. Habang naglalakad ay habol ang mga estudyanteng lalaki kay Nao dahil sa kasuotan nito. Natuwa naman si Ryuji nang makita doon si Nao.
Ipinakilala yun sa kanila bilang bagong guro sa paaralan kaya nagsigawan sa tuwa ang mga kalalakihan. Isang lalaki ang pamuna sa kasuotan ng guro dahil ayon dito ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Pinataas niya ang kamay ng mga may gusto sa kanya at pinapunta sa gym. Nang makarating sa gym ay sinimulan na nila ang kanji test. Nagtaka si Onizuka kung bakit sineryoso ng mga iyon ang sinabi ni Nao maging sina Seijima at Makoto ay nakinig rin at hindi niya alam ang nangyayari. Sinabi ni Nao na kung makakuha sila ng 100 puntos ay magkakaroon sila ng premyo mula sa kanya. Nagalit naman si Onizuka kay Ryuji dahil hindi sila nakakuha ng pagsusulit at nagsisihan ang dalawa hanggang sa natapos na ang oras na ibinigay ni Nao. Si Mitsukusa ang inanunsyo ni Nao na nakakuha ng mataas na score kaya dinikitan yun ni Nao Onizuka at Ryuji. Hindi man 100 puntos ang nakuha nito ay binigyan pa rin siya ni Nao ng premyo, ang ipitin ng mukha sa lato-lato nito na ikinainggit naman ng iba. Dahil sa inggit ay pinagkaguluhan siya ng mga ito kaya sinabi ni Nao na kung aayos ang lahat ay bibigyan din niya ang mga ito ng premyo. Habang nag-uusap sa rooftop ay dumating si Keisuke at sinabing kilala niya na ang babae, sinabi nito na ang lahat sa eskwelahan ay tinatawag iyong espada ni Maryugo. Nagtaka si Nao Onizuka kung sino si Maryugo at itinanong kung bayolenteng guro ba ang babae. Nilinaw naman ni Keisuke ang impormasyon at sinabing ang guro ay nagtuturo dati sa Maryugo at maganda ang record nito doon. Nawala ng interes ang dalawa sa sinasabi ni Keisuke kaya pinaalis na nila ito dahil abala lang daw ito. Kinagabihan ay muling sinilip ng dalawa ang butas at laking gulat ni Ryuji nang makita ang babae. Nang si Onizuka na ang sumilip doon ay natigilan si Ryuji nang makita ang butas sa may tapat ng pototoy ni Onizuka. Nang biglang katukin sila ni Namakoto at sinabing parating sina Nakaho at Tamura para tapusin ang Onibako. Nalaman na pala ng mga iyon na ginamit ni Nao Onizuka ang pangalan nila kaya agad na tinawag ni Onizuka si Ryuji para tumakas pero naiiyak itong lumingon sa kanila dahil hindi pala nito mahugot sa butas ang pototoy nito. Tinulungan ng dalawa si Ryuji pero hindi pa rin yun maalis kaya nagdesisyon si Onizuka na harapin na ang mga iyon habang inaalis ni Ryuji ang pototoy niya. Hinanap ng dalawa si Ryuji pero sinabi ni Onizuka na kaya niya na ang mga iyon. Nagsimula ang kanilang paghaharap at hinanap pa rin ng dalawa si Ryuji na nagsalita mula sa silid kaya pinasok siya ng mga ito. Pinagbantaan niya ang dalawa na huwag gumalaw kung ayaw masaktan pero naglabas lang si Tamura ng patalim at sinugod siya at tinamaan siya nito sa hita na ikinagulat ni Nao Onizuka. Nagtaka si Tamura kung bakit hindi siya nasaktan kaya muli niyang tinakot ang mga iyon na napaisip kung isa ba siyang immortal. Napansin din ni Tamura na kakaiba ang posisyon ng kamay ni Ryuji kaya sinabi ni Nakaho na ipakita niya ang kanyang mukha. Nang biglang lumapit sa butas ang inakala ni na Ryuji na babae ngunit Becky pala kaya laking gulat ni Ryuji. Napasigaw yun habang iwinawasiwas ang hawak na espada. Dahil sa pagsubo niyo ng pototoy niya ay nagwala si Ryuji hanggang sa nawasak na ang pader na ikinagulat ng mga naroon. Dahil sa sobrang ingay ay napasilip doon si Nao kaya nagulat ang dalawa. Nalaman nito na naninilip sila sa butas dahil gawain na talaga iyon ng Becky na patibungan ang mga kabataang tumitira doon. Sa ngayon ay panglima na sina Onizuka at Ryuji sa nabiktima at sinabi nito na yun ang kanilang parusa sa paninilip. Kinabukasan sa eskwelahan ay laking gulat ng mga estudyante nang dumating sa silid aralan si Nao dahil sa sexy nitong kasuotan. Galit naman dito sina Shinomi kaya plano ng mga ito na ipaintindi kay Nao na masyado na siyang matanda. Kinabangan ni na Shinomi si Nao para ipamuka na wala ito sa disco para magsuot ng ganong damit sa eskwelahan. Nang dumaan ay sinira ni Shinomi ang suot ni Nao pero nagulat sila sa tato nito sa likod. Napadaan si Nao Onizuka at Ryuji na nagtaka kung anong nangyayari kaya ngumiti na lang si Nao at sinabing kung may gusto sina Shinomi sa kanya ay magkita na lang sila sa gym pagkatapos ng klase. Sa gym ay nagtilian ang mga babae nang makita ang mga lalaking kasama ni Nao. Iyon ay mga dati niyang estudyante mula sa Tokyo University at ipinakilala niya ang mga yun dahil baka balang araw ay maging teacher nila ang mga iyon. Galit namang nakatingin si Shinomi at inisip kung anong binabalak ni Nao. Maya-maya pa sa silid aralan ay seryoso ang lahat sa pagsusulit na ibinigay ni Nao maliban kina Onizuka at Ryuji. Kinagabihan ay sinundan nila ang guro para gawin na ang gusto nilang gawin kay Nao dahil hindi rin naman sila nakakakuha ng mataas na score sa pagsusulit. Pero nang akma ng susunggaban ni Onizuka si Nao ay may nauna na sa kanyang gumawa niyo na ikinagulat niya. Sinisisi ng lalaki si Nao dahil hindi umano iyon makakuha ng mataas na score kaya nagawa iyon. Napamilyar si Nao Onizuka sa boses ng lalaki at nang alisin nito ang takip sa mukha ay si Seijima pala iyon. Niyaya ni Nao si Nao Onizuka na sumama na rin at isasama niya kahit gaano karami ang mga iyon.
Naiyak sa tuwa ang dalawa dahil iyon ang matagal na nilang pinakahihintay na mangyari. Nagpunta sila sa tulay kaya nagtaka ang mga ito kung ba't doon sila isinama ni Nao. Tinanong ni Nao kung sino sa apat ang gustong mauna, habang nagtatalo-talo ay umakyat si Nao sa harang ng tulay para tumalon. Nagulat ang apat kaya sinabi ni Nao na takot naman pala sila at magaling lang sa jog-jog. Sinabi ni Onizuka na delikadong tumalon doon at bilang guro ay dapat alam niya iyon pero biglang tumalon si Nao. Hindi makapaniwala ang apat at inisip kung buhay pa kaya si Nao. Maya-maya pa ay umahan iyon mula sa tubig at tinawag ang apat doon na patunayan ni Onizuka na matapang si Nao. Nang sumunod na araw, muling nagkaroon ng pagsusulit ang klase at ibinalita ni Nao ang score na nakuha nila at sinabing kung ipagpapatuloy iyon ay baka maging first place sila. Sa isip ni Onizuka ay gusto nitong sabihin na gumawa ng delikadong bagay ang guro sa harap ng mga estudyante nito at nagbibigay iyon ng special treatment para lang makakuha ng mataas na score. Habang nagpapahinga sa nakaparadang sasakyan ay kinausap ng dalawa si Nao at nang bumaba iyon sa sasakyan ay tinanong ni Ryuji kung anong ibig sabihin ng tato nito. Pero biglang umalis si Nao at nanatiling palaisipan kay Onizuka ang pagkatao nito. Huminto iyon sa tapat ng naglilinis na lalaki at ipinagbili na sabihin sa kanyang ina na may mahalagang bagay pa siyang gagawin. Patuloy na sinundan ni Nao Onizuka si Nao upang malaman ang buhay nito sa gabi. Pinasok din ng dalawa ang silid ni Nao at tiningnan ang mga gamit nito hanggang sa napansin ni Onizuka ang nakadisplay na litrato. Nagtaka si Onizuka kung sino ang kasamang lalaki ni Nao sa litrato pero mas nagtaka sila at nagulat nang makita ang lilibuhin yen. Nang biglang marinig nila na may paparating kaya nataranta ang dalawa at agad na nagtago. Pumasok si Nao sa silid kasama ang dalawang lalaki at may binanggit iyong pag-usapang negosyo na may nakapangakong 30,000 yen. Sinilip ni Ryuji at Onizuka ang nangyayari at nabigla sa mga narinig. Pero humirit pa ang isang lalaki na dagdagan pa ng 100,000 yen ang kabayaran pero tinutukan lang yun ni Nao ng baril at sinabihang umalis. Nang makaalis ay pinalabas ni Nao si Onizuka sa pinagtataguan nito habang si Ryuji naman ay tumakbo papunta kay Mariko at sa takot ay isinubsob nito ang mukha sa lato-lato ng dalaga. Humingi ng tulong si Ryuji kay Mariko dahil sa nakatutok na baril ni Nao kay Onizuka. Pinaamin ni Nao si Onizuka kung narinig ba nito ang usapan nila pero nagma ang maangan lang iyon. Akma ng kakalabiti ni Nao ang gatilyo pero apoy lang ang ibinuga ng baril. Sinabi ni Mariko na lighter lang ang hawak ni Nao at malaking tulong iyon bilang panakot ni Nao sa mga lalaki. Doon itinanong ni Ryuji kung sino ba talaga si Nao. Ayon kay Mariko ay hinahangaang tao si Nao at lahat ay nagmamaneho ng galit na galit sa shounan para sa mga hinahangaan nila. Kasabay ng pagtatanong ni Ryuji ay ang pagkukwento ni Nao kay Onizuka ng buhay nito ng kabataan pa niya. Teenager pa lang noon si Nao at napapalibutan siya ng mga sasakyan at motorsiklo. Napasali siya sa delikadong karera at tinawag na last signal ang karerang iyon. Habang nagkukwento si Mariko kay Ryuji ay nagkaroon ng totoong karera si Nao at Onizuka at tinawag din iyon ni Nao na last signal pero hindi siya naintindihan ni Onizuka. Nagsimula ang karera pero hindi magpapatalo si Onizuka gamit ang kanyang Zephyr at pilit inunahan si Nao. Bigla nilang nakasalubong ang malaking truck pero nagawang mailusot ni Nao ang sasakyan na ikinagulat ni Onizuka. Nagpatuloy ang karera ng dalawa at mas dumami pa ang hadlang sa daan kaya dapat ay matalas ang kanilang isip habang nagmamaneho dahil kung hindi ay maaari silang masawi. Isang aksidente ang naganap noon na halos ikamatay ng kapatid ni Nao. Malapit nang marating ng dalawa ang Daikon Mountain pero patuloy pa rin ang mga ito hanggang sa marating ang dead end kung saan sila tumigil. Ikinwento ni Nao ang tungkol sa pasanyang Cruz, ang kapatid niyang naaksidente at natutulog sa loob ng 4 na taon ng dahil sa karerang last signal. Tinamo noon si Nao ng karera pero dahil ayaw ng kapatid niyang si Kazuhito na natatalo ay sinabihan siya nito na tumigil na sa pakikipagkarera pero hindi nakinig si Nao. Hanggang sa nangyari iyon sa kanyang kapatid. Ang kausap niya kaninang mga lalaki ay ang coordinator ng Yami Hospital dahil kailangan ng palitan ang pamamaraan na sumusuporta para mabuhay si Kazuhito. Umalis si Onizuka na walang sinasabing salita. Kinaumagahan ay bumalik iyon dala ang Kaisuksito na motorsiklo at muling hinamon si Nao sa isang karera.